Hello mga mare, this is your girl Kate. So for today's video ay magsishare ako ng tips and advices about sa pag-move on. And i-share ko rin sa inyo yung naranasan ko in my own experience talaga mga mare. So ang pag-move on naman kasi mga mare, it takes time. It takes long time talaga. Napakahirap mag-move on, legit yun mga mare. Ako kasi nag-start ako mag-move on sa pamamagitan ng pag-iyak, pag-mumukmok, pagiging malungkot. Ayan, so, it's okay lang mga mare. Super okay lang nun. Kasi, ganun talaga pag nag-i-start kang mag-move on. After that, ang kailangan mo lang gawin is maging masaya. Choose to be happy mga mare. So, ako kasi, ang ginawa ko is, ginawa ko yung mga gusto kong gawin sa buhay. Like, eto, pag-vlog. Kasi ganito talaga yung kwento nun. Ako kasi, nung una, is ayoko na mag-vlog. Hindi ako, hindi ako lumalabas ng bahay. Kasi hindi talaga ako nakakalibot dati. So, sabi ng mama ko, ipagpatuloy ko yung vlogging ko. Dati kasi nga, hindi ako nakakalabas, diba? Ngayon, nakakalabas na ako ng bahay. Pinapayagan na ako. Kasi, kapag nasa loob ako ng bahay, nasa loob lang ako ng kwarto, is sobrang lungkot ko, mare. So ngayon ang ginagawa ko, nag-e-explore ako, sinusuportahan ako ni mama and ni papa sa pag-explore ko sa may buhay, ganyan, lalo na sa may pag-move on ko ngayon. Gawin nyo yung gusto nyo, pwede kayong kumanta, pwede kayong sumayaw. Ako din, ginagawa ko, nagkumakanta ako, sumasayaw, like sa TikTok. So ginagamit ko yung TikTok at yung pagkanta ko para ma-express yung sarili ko, para hindi ako sobrang nalulungkot. And another tip is, pwede kayong mag-alaga ng hayop. Ito yung pinaka-legit talaga na, ito yung pinaka, parang magiging comfortable ka. Like, aso. Ako kasi may limang aso ako na inaalagaan sa bahay. So, sila yung parang nagko-comfort sa akin, ganun, parang nagiging masaya ako. Ayun. And then next, ang pinaka-mahirap talaga is yung stage na, kunwari, by 1 month pa lang ganyan, may nagtatanong sa'yo, ano yung problema? Bakit kayo nag-break? Ano, bakit, ang tawag dito? Bakit mo iniwan? Bakit ka iniwan? Ganyan. Pwede mo siyang sagutin, pwede mo siyang hindi sagutin. Nag-i-start talaga sa ganyan kasi tinatanong-tanong ng ibang tao, bakit kayo nag-break? Kasi magkasama kayo lagi. So, pwede mo siyang sagutin, pwedeng hindi. Katulad namin magpipinsan, tatlo kami magpipinsan, sunod-sunod kaming nag-break ng mga jowa namin. So, ayan, pag may nagtatanong, naluluha kami, syempre. As in, sa una talaga maluluha ka na maalala mo yung mga memories, kung sa kayo magkasama, ganun. Okay lang yun, mare. Part yun ng pag-move on. Pwede mo siyang sagutin, pwede mo siyang hindi sagutin. Basta, ang isipin mo is kung ano yung kagagaan ng sarili mo. Another tip mga mare, huwag kayong iinom gaano ng alak kasi nakakapangit talaga siya. Yung iba talaga pumapayat sa alak, ayun, nag-glow up sila. Pwede rin mag-start, umiinom-inom ka ng alak, ganyan. Pero mare, tingnan mo yung nangyari sa katawan ko nung nag-alak ako. As in, tumaba ako nung nag-alak ako, Nag-lose na kasi ako ng weight nung, ito rin 2022, tapos tumaba ulit ako kasi alak ako ng alak. Ayan nga, stress, yung pagtulog ko. Ayun, yun yung nakakataba ng sobra. Huwag kayong mag-aalak kasi mas lalo kayong mai-stress ng mai-stress. Isa pa, ito yung napaka-importante na sasabihin ko. Kasi sa social media naman, mare. Sa social media kasi, doon ako naging toxic talaga. Aaminin ko, doon ako naging toxic talaga, katulad ng mga shared posts, ganyan, yung mga nasasabi ko, yung mga words na dapat hindi ko naman sabihin sa mga shared posts, yung parang nakaka-relate ako, ganun, pero hindi ko naman, ala naman akong intention na may matamaan, ganun, tapos parang, ala, gusto ko lang i-express yung sarili ko, mare, tigilan mo yung kaka-shared post mo kung ganun. Kasi mahihirapan ka, parang magiging pangit yung image mo sa may ibang tao. Hindi man sa ibang tao, or hindi man ikaw yung masisiraan, baka yung ex mo yung masisiraan mo. Kasi, yun nga, yung mga sinashared post mo, parang patungkol sa kanya, pero hindi naman sa kanya, ganon. So, iwasan mo yung social media kung yun yung nagiging
dahilan ng pagka-toxic mo, mare. Basta gawin mo kung ano yung nakakasaya sa'yo, iwasan mo lang yung nagpapatoxic sa'yo. Hindi naman alam ng mga magulang mo na nagmo-move on ka, ayan. Ang gawin mo lang is start sa sarili mo. Mag-start ka sa sarili mo. Pwede mong gawin yung gusto mo. Yun nga, pag-aalaga ng mga hayop. Pwede kang mag-shopping. Kung gusto mo, may budget ka. Pwede kang magtrabaho. Pwede mong... yung ano yung parerehen, tawag dun be? Ayun, pwede kayong mag-ganon. Tapos pwede kang mag-experiment, computer. Basta mare, kung ano yung ikasisiya ng puso mo, mga mare, ha? Sa kanya ako masaya. Basta mga mare, ikaw, kung ano, broken ka, ha? Ang tip ko lang sa'yo, ang pinaka-tip ko lang sa'yo, gawin mo kung ano yung gusto ng puso mo. Kung gusto mong balikan, go. Kung gusto mong mag-let go kasi sobrang toxic na ng relationship nyo, go. It's your choice. Kung saan ka masaya, mare. Basta lagi mong tatandaan, sarili muna yung inuuna. Thank you for watching. Bye-bye!